magiging tahimik din ng panahon. Yan. Magluluto naman tayo ng mga easy dish. Alam nyo na. Kailangan natin mag-budget na mag-budget, pero masarap. O, go na naman tayo ng go. Meron tayo ditong meatloaf, mga kataba. No, seriously. So, sabi ko nga, kailangan natin na pagtagpi-tagpiin ang ating mga pang-araw-araw na gastos. Kumakain pa rin tayo ng masarap na dish. Tapos, itong meatloaf, hiniwa ko siya ng yung kahit na anong meatloaf ang gamitin nyo, depende sa inyo, mga kataba. Hiniwa ko ng paslan, mga ganito kalalaki. Kung anong gusto nyong laki, pwedeng mas maliit yan, pwedeng medyo malaki. Tapos meron tayo ditong egg. Sinison ko to ng konting salt lang kasi nilagyan ko siya ng pepper. Kaya konting salt lang kasi minsan maalat yung meatloaf, mga kataba. At meron naman tayong breadcrumbs. Yan, ipangkukot natin dyan. Kumuha tayo ng isang meatloaf. Again, malinis ang kamay ko. Alam nyo naman, lagi kong i-advertise. Yan, na malinis ang kamay, hindi mamataba. At ilagay natin dito sa breadcrumbs. O, yun naman kabilang kamay ko ang gagamitin ko. Dahil, wet ingredients versus dry ingredients. So, ganun. Ilagay natin dyan. Ulit-ulit. Isa pa. Yan, basic na basic. Parang pang grade 1, Andre. O, yan. Lagay natin dyan. Wow, nabasa na yung isang daliri ko. Ayan, yun namang isa dahil hindi naman basa. Ayan, ikot-ikot natin dyan. Ganun lang, ulit-ulit. Okay, balikan nyo ako. Ayan ang ating kawali. Luto na natin ang ating, nakot ko na mga kataba, ang ating meatloaf with breadcrumbs and egg. So, dahan-dahan lang natin ilagay dahil masyadong sensitive. Parang pag-ibig yan. No? Kailangan alagaan natin. O, ito. Ingatan naman natin. Yan. Lagay na natin. Mainang apoy lang. Para hindi masunog ang breadcrumbs. Yan. Balikan nyo ako mamaya. Alam nyo na. It's cooked, mga kataba. Meron tayo ditong tatlong large egg. Nasison ko na to ng salt and pepper kasama ng konting ajinomoto. Tapos, dito, meron tayong natira na galing sa meatloaf. Isinama ko rin kasi naputol. Ang ginawa ko, sinama ko na yan dyan at hiniwa ko ng maliliit. Isasama natin dito sa egg roll. Yan, ilagay natin yan dito. Sama natin. Alam nyo naman, sayang naman. At pangdagdag pampasarap din to. Tapos yun namang pinaka-vegetable natin. Meron akong hiniwang maliliit. No, spring onion, bell pepper, carrots, at saka pipino. Yan, ilagay natin yan dito. Yan. Yan. Ihalo natin para mag-joint force siya dyan. Kasi kasabay ng joint force niya, magkakaroon ng ibang lasa yan at magiging masarap ang lasa niyan, mga kataba. Yan. Pabayaan muna natin siya dyan. Sasalang natin yan. Maya-mayang konti. Maglinis tayo. So, luto ko na yung ating meatloaf. Yan. Yan, maluto na natin yung ating meatloaf. Tapos, maglagay tayo ng ating egg. Kalat natin. Kalat natin pa para pag ni-roll natin maya-mayang kaunti, eh makapal-kapal. Dagdagan pa natin dyan sa may bandang butas. Yan. Balikan natin maya-mayang kaunti. No, yung pwede na natin siyang i-roll. I-roll nyo lang siya ng dahan-dahan. Tapos, maglagay tayo uli ng pangalawang batch naman. No, ilahat na natin. Kasi hindi na sapat para magtatlong batch. Pero, okay na yan. Kalat natin yung egg. Para i-roll naman natin siya mamaya. Pabaligtad naman. Para kumapit. Pabayaan natin siya uli dyan. Balikan natin, maya-mayang konti. Sayang naman yung natira. Yan. Yan, inikot ko yung kawali para mas madali siyang i-roll. Sabi ko nga, dahan-dahan lang nating i-roll, papaganyan. Yan. At, dito naman sa kabila. Yan. Dahan-dahan lang.
Kaya natin yan. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa mga bagay-bagay na akala natin eh. Wala ng pag-asa. Yan. Sabayan lang natin siya dyan. I-toast lang natin ng kaunti. At luto na yan. Gagawa naman tayo ng matamis mga kataba. Saging sabato. No, iro-roll lang natin to sa flour. No, at ang palaman nito is yung cheese natin. Lagay na natin tong flour. 1 cup tong flour na nilagay ko. At ito namang saging. Naglagay ako dito mga 8 piraso. Pinakulo natin, minash. Yun ang saging natin. Tapos, maglagay tayo ng milk. Condensed milk. Ganun muna karami. Mamaya na tayo magdagdag. Yan. Haluin natin. Tignan nyo lang yung consistency mga kataba nung flour tsaka nung gatas. Pwede kayo magdagdag kung gusto nyo mas matamis. No? Patantaman lang naman yung ano ako nilalagay ko. Haluin natin ng maayos para mag-combine yung ilan lang naman ang ingredients nito. Saging saba lang. Condensed milk at yung palaman nating cheese. Yan. Pag nagmi-mix kayo nito mga kataba, mas maganda magdagdag tayo ng breadcrumbs, no? Pero pa dun sa pang-roll para hindi masyadong mapekat. Konti lang naman. No? Maglalagay naman tayo ng oil sa kamay. No? Kumuha tayo ng konting amount. Naglagay ako ng oil. O, sabi ko naman sa inyo. Ayan. Hindi siya didikit basta. Maglagay tayo ng cheese. O. Ayan. Ganun lang. Lagay natin sa breadcrumbs. Paikot natin dyan sa breadcrumbs. Yan. Tapos, tabi natin. Isa pa. Kuha pa tayo na isa. Mga, ganito lang karaming amount. At, maglagay tayo ng, bawasan natin. Sobrang laki naman. Baka hindi maluto. Mas maganda kasi mga kataba pag may oil eh. Yan. Lagay natin sa breadcrumbs. Yan. Yan. Ganun lang, ulit-ulit. Yan, sinalang ko na low to medium heat lang mga kataba. At from time to time, baligtarin natin para hindi mabigla. Kasi alam nyo naman ang breadcrumbs at ang saging. Easy and affordable dish naman tayo mga kataba. Meatloaf with breadcrumbs at kasama ng ating egg roll. Sari-saring gulay lang yung nilagay natin sa egg mga kataba. Hiniwan natin ng maliliit. At yung ating namang side dish na banana with cheese. Yan ang ating magkapares mga kataba. Ang ating pagsasaluhan. Enjoy, kumain at maging masaya. Salamat sa panonood.